1 e muna sa tatlo. 1.5 sa tatlo. Dahil gusto ko talaga itong polo na tumakwa nung nakita ko pa lang. Sagad ko, 2M. Yun, magandang araw mga kaibigan. Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? At syempre sa araw na ito, panibagong reaction video na naman ang ating gagawin at ang ating bibigyan ng reaction ay itong si Boss Tuyo, isang kolektor, mga kapatid. Alam nyo ba mga kaibigan, maniwala ba kayo katulad ng nakita ninyo, mayroon palang polo na nagkakahalaga ng 2 million pesos. Well mga kaibigan, ang polong ito, ito po yung ginamit ni Francis Magaluna. Tatlong klase ng polo ito doon po sa tatlong kasama nila. At nung pong binili ito ni Boss Tuyo, hindi umabot ng 1 million ang halaga ng tatlong polo na yan. Pero sa ngayon, binibili ng pumunta sa kanilang bisita ng halagang 2 million pesos. Sa puntong ito, alam niyo po mga kaibigan kung bakit napareaction tayo. Kasi nung unang nagsusubaybay ako sa mga kwento ni Boss Tuyo, marami ang mga komento na di umano si Boss Tuyo ay mukhang pera. Ang pinagbabasihan nila ay dahil sa binabarat daw ni Boss Tuyo itong kanyang mga items na binibili at ibinebenta sa malaking halaga. Kumbaga, talagang kumikita si Boss Tuyo ng sobra-sobra. Pero sa puntong ito, nung nakita ko ang videong ito, ay pinatunayan lamang mga kaibigan na si Boss Tuyo ay hindi mukhang pera. Yun po yung totoo, kasi 2 million na po yan. Alam nyo po ang 2 million, sobrang laki na po ng halaga yan. Pangalawa, isang magandang punto na nakita natin, yung binibigyan nila ng pagpapahalaga o value ang isang bagay na napunta sa kanila, ipinagkatiwala sa kanila. Ako nung una, bumilib ako doon sa kanyang asawa, no? Habang nagtatawaran 1 million, 1.5 at sumagad ng 2 million. Alam mo, ang laki na ng bagay na yun, ang laki na ng tubo nila. Kung atin pong matatandaan, hindi pa umabot ng 6 months bago napunta sa kanila, napasa kamay nila ang polo na yan, nung bagsakan na yan. So, within 6 months, sabihin na lang natin kung 6 months, may 1 million agad siya na posibleng tubuin doon sa nabili niyang items. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi mas pinahalagahan ni Boss Tuyo yung pagtitiwala na ipinagkaloob sa kanya para ingatan ang bagay nito. Sabi nga ni Boss Tuyo, ito ay ibibigay ko sa anak ko. At kung sakaling dumating ang panahon, bahala na ang anak ko ang magbenta kung magkano ang gusto niyang presyo. Kaso nga ho mga kaibigan, yung anak ni Boss Tuyo ay bata pa po, no? So, dito, sa puntong ito nang narinig natin, sobrang humanga ako sa mag-asawang ito, kay Boss Tuyo at sa misis niya. Kasi, hindi nila tiningnan yung laki ng pera na inoper sa kanila, kundi mas binigyan nila ng diin yung halaga ng isang bagay na napapunta sa kanila. Sabi nga ng kanyang asawa, ito yung nagsisilbing kumbaga pang-akit sa mga taong pumupunta sa kanila dahil karamihan sa mga taong bumibisita sa kanilang shop ay doon daw nagpapapicture. So, at least kahit papano, nagkakaroon ng patuloy na alaala ang mga tao dito sa tatlong polo na ginamit ni Michael, ni Francis Magaluna sa kanilang bagsakan. Nakakatuwa po ang bagay nito mga kaibigan. Alam niyo po, itong si Boss Tuyo ay isang kolektor ng mga antigong items. Marami ang nagpupunta sa kanya, marami ang nagbebenta sa kanya, at sa pamamagitan ng pakikipagtawaran hanggang sa maklos niya yung deal sa kanya binabayaran. Pero sa puntong ito, siya naman ang sinadya ng isang kliyente para bilhin ang items na ito. At talagang sobrang nagulat ako. Kahit kayo mga kaibigan, 2 million, 3 pulo, saan ka nun, diba? Sobrang mahal na ng pulo na yan. Pero sabi nga nung bumibili, at least kahit papano, ngayon daw, tumubo na siya. Kasi kung aantayin pa niya yung time na magmahal, na tumaas pa yan, siyempre yung value
ng pera na nakatambay ay halos magkakaparehas din. Pero hindi, kumbaga, hindi pumayag si Bustuyo. Hindi siya natep doon sa 2 million na ibinabayad sa kanya bagkos ang sabi niya, pasensya na at kailangan kong itago ang mga items na ito dahil ito rin ang pang-akit ng aking tindahan. Maraming salamat, Bustuyo. At least sa pagkakataong ito, pinakita mo na hindi lang sa value ng salapi ang inyong tinitingnan. Hindi lang sa value ng pera ang iyong tinitingnan, kundi sa value ng mga bagay na nakukuha mo. Pagpapahalaga sa mga bagay na napapasakamay mo mula sa mga taong kinikilala sa entablado at maging yung mga antigong mga bagay. Sobrang humanga ako sa kanila. Kung babasahin natin ang mga comment, nakakataba ng puso, mga kaibigan. Kasi kung dati, madaming mga nambabas sa kanya. Dahil nga sa sistema ng pakikipagtawaran na kanyang ginagawa at sabi nga ng iba ay masyadong binabarat ni Bustuyo, pero this time nakita natin yung the other side of the coins ni Bustuyo. Kaya po mga kaibigan, sobrang nung nakita ko ito ay napareaction tayo dahil this time nararapat naman na purihin siya sa ginawa niyang ito. Hindi sa value ng pera, kundi sa value ng halaga ng bagay na ipinagkaloob sa kanya. Maraming salamat, Bustuyo, sa videong ito na sobrang naka-inspired. I'm sure tatabo ito, malaking views ito kasi ang daming nakasubaybay sa kanya. Si Bustuyo po, mga kaibigan, ay isang malaking channel na po. Na namimili ng Antigo. Well, mga kaibigan, ilalagay ko po ang link sa baba at kung kayo po ang tatanungin, ano po ang inyong magiging komento sa napakamahal na pulo supposed to be umabot ng 2 milyong piso. Comment down below, mga kaibigan, sapagkat kaparte kayo ng vlog na ito at syempre ilalagay ko rin ang link sa baba para sa ganun ay makita ninyo ang kabuuang kwento ng bagay nito. Hindi ko lang po i-plane yung video dahil baka po maka-copyright tayo, ano? At least yung portion lang doon ng tawaran, mga kaibigan. Patunay na mayroon palang kayang bumili ng 2 million na halaga ng polo. Sa kabilang dako, mga kaibigan, yung pong vlogger, ano po, na pumunta sa kanya. Isa din nagpapakita doon na kapag ang isang tao ay mayroon siyang masidhing pagnanais na makuha ang isang bagay, kahit magkano ay kaya niyang bayaran. Pero this time, hindi siya nagtagumpay dahil hindi nga pumayag itong mag-asawa na ibigay sa kanya ang pulo niyon sa halagang 2 million. Maraming salamat po sa inspirasyon, mga kaibigan. At syempre, ako po muli si Taong Gala. And Miguel Love, shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kasama, mga kasangga at lahat po ng sumusuporta ng ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Well, mga kaibigan, flex ko lang po sa inyo. Bukas po pala ang charity mission ng SISD channel. Ito po ay collaboration sa birthday ni Apong Julie sa Pampanga. 150 na pamilya po ang mabibiyayaan ng bigas at tig-iisang itlog ng tray. Tig-iisang tray ng itlog. Yun, no? Tignan mo, nabubulol tayo, pastila. Ayan. So hanggang dito lang po muna, mga kaibigan. Maraming salamat. Ako po muli si Taong Gala. Hanggang sa muli. Paalam, pansamantala.